Hello, good morning. Ngayon po ay magluluto tayo ng lotus root. Yan. Ang ating pong mga sangkap ay ayan, yung preserved bean curd, garlic. Ito po yung ating ginawang sauce. Ayan. Yun pong lotus root, palambutin muna natin siya. I-boil natin siya hanggang sa lumambot. Ito na po yung na-boil. Pero later, I will show you how. Ayan. Ayan po. I-boil muna natin si lotus root kasi matigas po siya pagka hindi natin siya binoiled at igisa lang. So, i-boil natin siya hanggang sa lumambot bago natin siya isama sa ating spare ribs. Okay. Okay, gisa natin ang ating bawang or garlic. Ayan, hanggang sa mag-golden brown. And then, ilagay natin ang spare ribs. Yung spare ribs natin, bali, minarinate siya sa konting soy sauce, konting sugar, tapos konting corn flour. Ayan, bago natin siya igisa. Gisa lang din po natin siya hanggang sa mag-golden brown. Ayan. Kahit konti lang po yung ating spare ribs, okay lang po. Pang palasa lang naman siya. Pero kung gusto niya rin ng marami, pwede rin naman. Ayan po. Ito na po yung ating spare ribs na ihinalo na sa ating lotus root. Ayan. May konti pa rin po siya. Yung pong pinaglagaan ng ating lotus root, wag po nating itapon kasi doon na rin po natin siya ilalagay yung ating spare ribs. Kasi nandun po yung lasa. Para hindi masayang. Ayan. And then, yung atin pong pin-repair na red bean curd na sauce, i-add po natin siya pag malambot na yung ating lotus root at yung ating spare ribs. Ayan po yung ating bean curd sauce. So, pag nailagay, i-boil po natin uli siya hanggang sa ma-absorb ng ating lotus root. Ayan, takpan and then boil for a few minutes. Tapos, timplahan nyo na lang po siya ng konting salt kasi yung red bean po ay medyo maalat na siya. Yan. Check lang po natin. Ayan po. Medyo malapot na yung ating sabaw. Pwede nyo po siyang add ng chili kung gusto niyo green or red. Para pang appetizer din po siya. Pero dahil dito ayaw po nila ng maanghang, so wala pong sili. Yan, boil lang po. Yan, make sure lang po na malambot ang ating lotus root para hindi po siya matigas pag para sa mga bata. Yan. Malapit nang maluto ang ating ulam. I-ready na ang ating kanin at tayo kakain na. Mukhang masarap. Ayan, ready na po ang ating ulam. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating niluto sa araw na ito.
Hanggang sa muli nating pagkikita mga ka-YouTube. Yan, try nyo po ang ating simpleng recipe for today. Maraming maraming salamat. Enjoy. Hanggang sa muli. Bye-bye.